What's up? Maraming salamat sa mga idol ko. Especially to Mr. Ryan Ikatar. Hello guys, kumusta kayo? This is Rai. Welcome back to my channel. I'm here to share with you a couple of video clips that I shot na makikita nyo rin sa dalawang YouTube channel ng mga kaibigan kong YouTuber. So, share ko sa inyo isang video na sinend ko kay Glenn Sumang TV. Ito yung challenge niya ng palumaan ng sapatos. And isang video naman na sinend ko kay Familia Rogeline Juan. Ito yung content niya na ginagawa na ang topic is about the sneaker community. So basically, kakat ko lang tong footage para i-insert yung mga video clips na yon. And if bago ka sa channel na to, make sure you subscribe, turn on notification para tuwing may bago kong video, you will be notified. So hindi ko napapatagalin to guys. Una muna yung sinend ko kay Glenn Sumang TV, palumaan ng sapatos. So of course, being a Reebok guy, alam nyo na agad, Reebok pair to. So, let's go see the video. I'm here to respond dito sa challenge ni Glenn Sumang TV. So Glenn, di ko alam kung may chance ang manalo tong sapatos ko kasi luma na rin naman to, pero sigurado may mga mas luma pa rito dyan eh. Pero yun naman, sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm a Reebok collector. I'm a Reebok guy. And of course, yung lumang sapatos na pakikita ko sa inyo is a Reebok pair. Ito yun guys. Yeah. May nakaka alam ba sa inyo kung anong tawag sa sapatos na to? Ayan, oh. Okay. This is a Reebok Answer 9. So, hindi ito yung mga pinakaunang sapatos sa Iverson kasi pang 9 na nga. Alam nyo naman, mayroong Answer 1, 2, tapos yung mga Reebok question and all. 4, 5, dami yan. So, this is the Answer 9. Released noong 2005, tama ba? May year of ano ba rito? So this was released 2005 2020 ngayon, that makes it 15 years old. And I am glad to share with you na this one is still wearable. As in, nagagamit ko pa siya sa office. Tapos yung pump mechanism niya, familiar ba kayo sa Reebok pump? Ito yung pinipindot na ganun, tapos nag-inflate yung pinaka-bladder niya para yakapin yung paa mo, di ba? Ito, hindi siya dipindot. May dial siya rito, yan o. Ipipihit mo yan para mag-inflate itong part na to para nakahug talaga siya sa paa mo. So, this is the Answer 9, 15 years old. Ito pa siya. Medyo ano lang, kasi medyo meron lang siyang puti-puti dito. Hindi ko alam kung dahil nagpupulbo na yung material. Ayun, namumuti-muti siya. Linisin ko later, hopefully buo pa siya. Pero yung sole niya, saka upper, sobrang intact pa. Ayun, wala pa siyang kahit anong indicator na magsosolecep siya or maghihiwalay siya. So, yeah. This is an Allen Iverson pair, the Reebok Answer 9, Glenn Sumang TV. Okay ba sa'yo? 15-year-old na sapatos. So sana naman kahit pa paano may laban tong sapatos ko sa mga magbibigay sa'yo ng entries nila. 15-year-old pair na wearable pa. Yung susunod naman na video clip is yung sinend ko kay Rogeline Juan. Ito yung sa topic niya about the sneaker community. So, hiningan niya na ako ng opinion ko. Naka-portrait to guys ha. So, may iba lang yung screen natin. So, hindi ko rin papatagalin. Panoorin muna natin yung clip. Hey, what's up, Familia and all your subscribers? Kumusta kayo? I'm hoping you guys are doing good, safe, and yung mga may privilege to stay indoors. Yung mga walang choice, ingat kayo pag lumalabas kayo. So, I'm here to respond dun sa topic ni Rogeline Juan about sneaker community. So, what's my thoughts about the sneaker community or at least the current local sneaker community or sneaker scene? A little background here. Nagsimula ako 2012-2013. Hindi ako OG ah. So,
baka mamaya merong magalit sa akin kasi hindi ako kasama rin sa mga nagpasimula ng sneaker scene, ng mga sneaker heads sa Pilipinas. Pumasok ako pero na existing na siya, may Soul Slam na yung mga events, tapos that time puro Jordan talaga. At as in, pag pumunta ka ng mga sneaker events, puro naka Jordan 11, Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, Jordan 6. Fast forward ngayon, natutuwa ako kasi nag-evolve na. Naging diverse na ngayon yung mga sapatos na makikita mo sa mga sneaker events, mga sneaker conventions. Tapos naging diverse na rin yung mga tao mismo. Of course, pasasalamatan na dyan mga tao like DJ Big Boy Cheng for creating events para magsama-sama yung iba-ibang fandom. Ibig sabihin yung mga sneaker heads, tapos yung mga art toy collectors, nagkakasama-sama sila. Ang nangyayari, nagiging halo na eh. Yung mga sneakers, buwibili na ng mga art toys, yung mga art collectors, nahihilig na rin sa sapatos, and so on. Gusto ko rin yung idea ng pagputok ng YouTube, paglabas ng mga content creators na ang niche nila are sneakers. Of course, hindi natin may iwasan yung mga haters, especially yung mga purists, yung mga medyo matagal na sa eksena na pagtaasan tayo ng kilay, na parang sino ba itong mga to? Ano mga pinagsasabi nito ko sa sapatos, hindi naman nila alam yan. So okay lang yun, kasama talaga yun, and actually for me that makes life more interesting, and ganun talaga, agree to disagree, okay lang yun. Tignan nyo si Boss Carlo Ople, lahat yan ininda niya, sinabi yan siya na wala siyang alam sa sapatos, hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya, pero kita mo naman nag-grow lang siya na nag-grow, hinayaan lang niya yung mga yun. So ganun din tayo lahat dapat. So yun, basically yun yung thought ko, masaya ako for the sneaker community ngayon, halo-halo na yung mga tao, hindi na siya nakakulong sa puro Jordan heads lang na bawal kang mag-comment kasi wala kang alam sa Jordan, so pwede kang maging collector lang ng New Balance, maging collector ka lang ng Asics, ng Saucony, ng Puma, or kagaya ko, collector ng Reebok. So yun, maraming salamat Rogelyn for asking me to do this. Ingat kayo lahat, God bless you, and subscribe kayo sa channel ko, Rai Ikatar. And that's it guys, dalawang video clips lang yon na sinend ko nga kay Glenn Sumang TV tsaka kay Rogelyn Wan. I hope you guys enjoyed the video, and if you did, palike naman. Yun lang muna, maikling video lang, like I said. Maraming salamat sa pananood. So like my previous videos, I hope you guys are doing good right now. Extended yung ECQ natin, yung lockdown natin hanggang end of the month. I'm hoping and praying na yung mga nangangailangan ng ayuda, ng tulong ng gobyerno, you're able to get it. Tapos yung mga nagkatrabaho pa rin sa mga tindahan ng essentials, sa mga pharmacy, supermarkets, and of course, frontliners. Ingat kayong lahat. God bless you. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. Again, if bago ka sa channel na to, please subscribe with notifications turned on. Yung bell icon dyan, pakiclick para tuwing may bago akong nilalabas na video, manonotify ka. This has been Rai, maraming salamat, and I'll see you on the next one. Nakita niyo yung sinisilip kong sapatos kanina. I-unbox natin yan sa susunod na vlog. So, antabayan ninyo, this is one of the pairs na meron ako na hindi ko pwedeng suotin kasi malaki sa akin. So, abang-abangan nyo, baka ipag-giveaway ko yan. It's yung Reebok Classic pair na brand new, of course, size 11. So, abangan ninyo. Sunshine, let the river flow away, cause it's a beautiful day now, today now, as I close my eyes and pray, Lord have mercy on me, something kind of lonely, would it be, could it be?